Iba pa rin talaga yung probinsya mga sadik. Kung napapansin nyo yung paligid, talagang sulit na sulit, diba? Parang alam nyo yung pakiramdam na napakalawak ng yung pwede mong galawan. Ang sarap sa pakiramdam, lalong makikita yung kulay green na paligid na ganyan. So tara, samahan nyo na muna ako doon at update tayo. Let's go! What's up mga sadik, Tom TV, Sindaos again. At ngayong araw na to, ipupunta tayo ng probinsya. So first time natin gagamitin itong sasakyan na to. At ang nangyari, medyo nakalimutan natin lagyan ito ng ilaw. Kasi importante may ilaw itong anong to eh, yung plate number na to. So ang ginawa namin, eto mga sadik yan, lighter. Yan, nag-double adhesive. Nakita nyo, tumapuntang ito. Ay kulay pa, amin. So ganito lang gagawin nyo mga sadik pag wala kayong ilaw dyan sa plate number nyo at kailangan nyo umalis. Yan, ganito lang gagawin nyo. Lighter, tigpi 15 pesos, mabilisan lang tsaka to. So ayan, may ilaw na tayo, ganito lang kasimple. Yopo! Yapa, yapa. Aray ko, nangangagat si yapa. Aray. Napapagas tayo. Kasi gusto. Yo, what's up mga sadik? Bali, update lang tayo. Medyo ginabi na tayo ng pag-uwi kagabi. So, mga 11:30 tayo nakauwi. So ngayon pupunta tayo ngayon sa taniman ng mais doon sa may Aliaga. Nga pala nandito tayo ngayon sa Nueva Ecija. At bibisitahin natin kung okay pa yung mga tanim doon at saka kasabi ni Kuya Dikong maganda daw yung mga bunga doon at saka okay na okay, medyo mataas na daw. So tara, samahan nyo na. May ano dyan, may checkpoint. May duyan pa dito, pwede ka magduyan dito mo. Hindi pala ako pwede magtanim ito. Hindi ako pwede magtanim. Hinihingal ako. Nakakahingal sa paglalakad pa lang. Kita niyo mga sadik yan. Ang ganda lang tingnan. Medyo madilim na mga sadik. Late na kasi kami nakapunta kaya ano, hindi ko makapakita na maayos sa inyo. Kung makikita niyo mga sadik sa isang puno ng mais, nakita nyo dalawa agad, dalawang piraso yung pinakang laman niya. Yan o, no? Halos ganun, ganun yung mga bunga nila. Yung mataas na, lagpas tao na. Tapos mula dun, diretso dun, dun pa, ayun yung tinanim nila Kuya Dikong. So, ang mais, mga sadik, ang pinakang harvest niya or pagtatanim, 3 to 4 months, ma-harvest niya na. So, mas kagandahan sa mais kasi mga sadik, medyo mas malaki yung tubo or malaki, or almost 50% yung pwede nyo makuha ang tubo doon. Sa isang puno ng mais, halos dalawa yung ano, dalawa yung tubo, dalawa yung bunga. Pwede ka mga ilang ano yan? Ilang araw yun inaani? Kuan, isang araw pipitasan, tapos bibilita pa ng bibilad mo ng mga ilang araw. Malimang araw, gano'n. Halos ilang ektarya po yun kayo dito? Ilang ektarya lahat yung nataniman? Yung gumano na yun, isang ektarya at isang lote. Tapos yung rin dalawang banas na rin, isang ektarya at kalahati. Dahil tigatlong lote yan. Mm. Yung isang banas na gano'n. Tatlong ektarya, halos. Babalik tayo rito sa April para makita natin kung sana maabotan natin yung pag-ani ng mais para ma-vlog din natin. So last day na natin ngayong araw na to, bali 2 days lang tayo dito sa Nueva Ecija. O sinong gusto, sabihin nyo, main lang. 14,000. 14,000 yan, yung halaman na yan. Yeah, ito, magkano yan? 10,000. Yung lupa niyan galing sa, ano, sa Mars. Kaya ganyan kamahal yan. Medyo mahal yung mga halaman dito, mga sadi kasi, ano, yung lupa,
gamit na ginagamit na lupa dito from Mars. So ganun kamahal. So yun, ito mga gathering natin. Iba't iba, may mga sibuyas na pula. Yan, may luya. Bawang. One bawang. Five na lang ito. Bawasan ko ito, 1.5 na lang. 1.5, dati 2.5 yan. Ayan, sibuyas na white. Mayroon tayong itlog na pula, tsaka balot. Yan. Pangalan ng bulaklak, luyot. Luyot. Tapos magdadala rin tayo ng ilang pirasong halaman, manghihingi tayo kay Ate Selling. Kasi dito marami silang alagang halaman. So ngayon, magre-repack muna tayo dito. Nang pwede natin dalhin sa antipolo. Okay yan? Ito yung masarap na kamote, ay na kamote, na ampalaya. Pwede siyang isaw-saw kagad doon sa bagong. So next natin mga sadik, ano naman, kuha tayo ng halaman. Hinarbes yung mga tanim-tanim dito eh, no? Hindi, bali manghihingi lang tayo ng kahit mga apat na pirasong halaman. Diba, yapo? Yapo! Yun. Dami eh. Ito may fine tree din eh. Ang Baguio. Ito pa oh. Ang daming klase ng halaman dito mga sadik. So kung gusto nyo bumili, comment down below na kayo. Money tree. Ito, pine tree yan. So bali mang hihingi naman tayo ng halaman. Sa Manila, mahal to kasi dito. Hinihingi ulit. Sa Manila, binibili ito dito ni. 150. Ay, kung ikakas mo, sige, 130 na lang. Ito. Itong halaman na to. Medyo mahal yung halaman to kasi yung lupa nga is galing sa Mercury. Naharvest na mga sadik yung mga halaman dito. Anong tawag kaya sa ganyang halaman? Bibenta tayo ng bulak ng halaman sa antipolo. Time check 5:30 mga sadik, bali. Tingnan natin kung ilang oras natin tatakbuhin yung antipolo ngayong araw na to. Ang daan pa rin natin is Tipex, Esitex. Tapos yung nakarang kasi pagpunta natin dito, Esitex Tipex. Nakuha naman natin siya ng 3.5 mula Antipolo hanggang doon mismo sa bahay na pinuntahan natin.